I also know for a fact na ito related sa isang senador. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. Ako po'y nagkasala sa yung paglabag sa revolution ng batas na pumasok po ako sa ISA. Ako po'y humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. The investigation is still ongoing. So alam na po, ang nalaman na po talaga natin dyan is yung plaka po ay peke. Ngayon, inaalam natin kung sino po yung nagmamayari ng sasakyan because it may challenge dun sa on that part eh. Because kung makikita po natin yung vehicle, harap and likod, nakalagay siya 7. And then, so we are now coordinating with other agency, baka nakita itong sasakyan na ito or may ibang nakakaalam kung saan po at sino may-ari ng sasakyan na ito. Sir, paano niyo ba nalaman na faking nga siya? Anong prosesong dinakanan niya to say na fake yung plaka? Una po, paulit-ulit po natin pinanood yung video, atin pong nakita, hindi po ganun yung design. It is not the design that we are issuing to protocol plate number 7. Second, check namin yung aming record. Wala po tayong inisyong protocol plate number 7 sa isang Cadillac white Escalade. And then yung design and security features that we are na kasama sa aming mga plaka, hindi po natin nakita doon sa plaka po na iyon. Hirapan ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ano nangyari na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Now, timeline. Base po sa akin, Intel report. Dumating itong pasahero noong November 3 sa NAIA Terminal 1 via PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time 6:06. Now, lumabas ng NAIA terminal around 6:30 p.m. Gumamit siya ng Skyway northbound going to Magallanes and then exits EDSA northbound. Pag-exit niya ng EDSA Magallanes sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Quezon City. Trinoma. Isang Soler naman sa Quezon City. Yes. And yung security niya, yung nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon. At syempre, pag natuko yon, kakausapin natin yung security, most probably baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag napatawag ko ng hearing in legislation, ito yung mapipirito. Yung piritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage.
very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort ng pag may mga binyag, kasal, etc. Magigisa itong MMDA sa akin. Sir, magpapatawag po ba kayo ng hearing? Kasi humarap na sa isang press con yung driver, sir, si Ed Pan. And ang sir, konting context lang. Sabi niya, dahil daw on a Sunday yon, akala niya pwedeng pumasok dun sa bus lane yung mga private vehicles. Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako pusing itong mag-imbestiga, hindi, pangalawa na lang yung para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay sa bus lane, SAIC, LTO, Coast Guard. In fact, makikita natin, dinidipahan pa yan ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane, nakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nandoon po sa mga VIPs. Pinay-escort illegally, that's illegal, I suppose. Ang MMDA motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic, paghahabol sa traffic violators, hindi pag-escort ng mga VIPs, hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon, and you guys know this. And that has to stop. I will draft a resolution para enable legislation para ma-stop na to. Ang primarily the reason why I want a Senate investigation is bakit may nakakatakas yan palagi. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito. May mali ba sa pag-release pa, sir, ng mga protocol plates? Is there any, wala akong protocol plate. Yan, sir. So may need pa ba nabigyan kayo ng protocol plates, yung number 7? Kasi parang naabuso lang, sir. Kung hindi naman, Senator, this time. Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, I don't know sa iba, pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako ay senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them, para makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganon. For security reason din ba, sir, that hindi kayo gumagamit ng protocol plate? Dapat, kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ng protocol plate. Kasi pag ginamit ng protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba nalaman kung sino ka? That's bullshit, I'm sorry. Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamit ako ng protocol plate? Hindi, kaya bangan nyo. I don't know, sa iba siguro maaari they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Sir, you mentioned kanina na kamag-anak yung isang senador. Do you think yung senador alam na at ano yung dapat gawin ng senador? In fairness, senador, baka hindi niya alam. Sino po ba yung senador, sir? Sir, nakausap niya na sa senador. Nakausap niya na sa senador. Nakausap mo, sir, si Senator Sherry. Sir, nakausap niya na sa senador. Nakausap niya po ba siya? Yung senador, today, hindi. Pero noong mga nakarang araw, biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Sinabi nila na hindi. Hindi ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Tatay, kamag-anak ang sakay, sir, ng escalate? Kamag-anak.
Yung VIP nasa likod, kamag-anak ng senador. Father. Tingnan niyo lang picture. Ano bang itsura doon sa picture? Matanda ba? Ha? Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na mansion doon sa... Ano po? Tama yung kumakalat na picture na sa tatay ng isang senador. Hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon, yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So sir, paano yun? Fake ba talaga o hindi yung protocol plate na gamit yung... Sabi na LTO fake. But that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Na maaari, hindi, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, doon sa kamag-anak. Eh, kasi di ba yung kami senador binibigyan ng plate kung gusto namin. And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garahe, uy, akin nilang to, hindi mo pala ginagamit, akin na to, kinuha. Eh, sige, sa iyo na. Bawal. Hindi transferable yung... Yes. Dapat yung protocol plate na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may karapatang gumamit nun at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak. Not even to your children, not even to your wife. Sir, sabi kahapon ni SP, sabi ni SP, kung yung nag-isakayin tapos sa in-hotel, but with your understanding, sir, dapat senator lang gumagamit? Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the SP said na pwedeng ipahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong, dapat... hindi transferable ng privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali mang gagamitin ni wife o ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. So sir, kung maghahanda kayo ng inquiry, papatawag niyo yung relative ng isang senador? Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya, unless na ma-identify na talaga. Sir, pero your intel, kilala niyo na sir? Hindi niyo lang pwede sabihin sa amin. Tama po ba sir? Yung intel na binigay sa akin, yes. Kinalam niyo na yung kamag-anak and the senator, sir. Sir? Yes. Pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama. Hindi, tama sa information. Tama ba? Information ka. Galing sa iyan. This is information. Well, ang may-ari nung sasakyan ay Orient Pacific Corporation na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Sino po yung board member? Binanggit niya. William and Kenneth Gatchalian. Anong pangalan? William and Kenneth Gatchalian. Okay. Do you have the same information? Caught him. Is there same information? Just to put it. Yes. Okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. Okay. At validated yung intel na yun, sir? Well, A1 info yung sa akin. Hindi, ito, alam naman natin, this is not the first time that this happened. Should there be an audit of all protocol plates issued to VIPs? Yung mga, lalo na yung mga elected officials, then iba kasi yung cabinet members, iba, justices. Yeah, that has to be investigated, yeah. Bilang committee chair ng Senate, Committee on Public Services ng Senate, siguro yun isang imbestigahan ko kung paano ba ang maging sistema sa pag-issue ng protocol plates. Sir, kasi naabuso na eh. Lahat na po. Of course, hindi natin papakialaman yung sa presidente, sa vice president, Supreme Court Justice, Senate Speaker, Senate President. So, but, sir, just to be clear, kahit po humarap na yung driver nung SK, mag-iimbestiga pa rin po kayo? Yes, pag humarap na yung driver, tapos na-sanction na yung driver, at nag-apologize yung may-ari kung ano pwedeng maipataw na parusa doon sa may-ari o sanction, I will still investigate. Why? Doon naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin, ulitin ko, for the nth time, dumidi pa dyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas na mga violators.
At may kita mo, may mga motor doon ng MMDA, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad. At ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasaan yung mga big bike na binadyitan ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng MMDA? Sabi ko kanina, eh nandun sa mga VIPs. Kaya nga ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman, ngayon pa lamang, i-pull out muna yan unless kung meron kang authority from the office of the president, then wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the office of the president, i-pull out mo lahat yan. Pagtrabahuin mo dyan sa EDSA, gamitin yan. At wala na dapat mga funeral na escort. Sir, so far kasi ang humarapanan yung driver, pero sa investigation niyo po ba, paharapin niyo rin yung sakay ng escort? Like I said, pag umamin na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umamin na, tapos isa-sanction na yung driver at kung anong sanction na pwedeng ipataw, then we will move on doon naman sa bakit may nakakalusot at bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga agency na delegate dyan para bantayan yung bus lane, bakit nakatakas. So even the driver, sir, hindi na patatawag sa'yo? Pag umamin na, bakit natin patawag? Pag sinabi na niyang ako po yun at nirevoke yung license niya o kung man parusang binigay pinataw ng LTO, hindi natin siya kailangan. Tapos yung VIP, nag-apologize at kung meron mang parusa para sa kanya, pinataw ng LTO, whatever, then ba't pa natin siya imbestigahan? Tutuloy tayo ngayon sa MMDA. Kakausapin ko yung DOTR. How about yung LTO, sir? Just in case na lumitaw na hindi naman pala fake yung number 7. Isa rin yan. Kasi sabihin ko, bakit kaya nag-issue agad ng statement, napakaagang statement na fake yun samantalang hindi pa kayo sure. Kasi ang sinabi lang, kasi may curve daw. Yun ang pinagbasihan. Pati numbers at markings. Hindi ko alam kung paano nilalaman yung ganong klaseng information. But anyway, that has to be investigated as well. Siguro, kaya siguro nagpagawa ng peking plaka, malakas ang loob niya dahil may kamag-anak ka siya na 7. Mari ni siguro. I'm sorry? Nag-reach out kayo dyan sa senador. Ang masasabi ko lang nung pumutok tong balita sa news una, yung mga senador na alam kong may puting Escalade o may puting SUV, Escalade na SUV, isa-isa nilapitan ko at tinanong ko, pabiro, baka ikaw yan, baka ikaw yan. Lahat siyang sabihin, hindi ako yun, hindi kayo yun. And then naniwala ako. And then sa pag-further investigate ko, nalaman ko, nakamag-anak. Sir, kung tataasan yung multa, susunod niya rin po ba? Sa yung mga lumalabag na sa basis? Dapat taasan ang multa. Kasi sa ngayon, maliit lang multa, 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000? Isa pa yun sa tatalakayan ko sa DOTR. Yung DOTR, mapapagalitan ko rito. Dahil I told them that meron dapat mga maliliwanag na signages, tapos yung mga reflector, na para masabi sa mga tao ahead of time na you are about to enter the bus lane. And take note, billions po ang binadget sa bus lane na yan. Kaya question ko yan during the last hearing. Concrete barrel lang, sabi ko, paano naging billions yan? Kasi na pambayad sa security guard, sa janitor, sa bubong daw. Sabi ko, ano ba yung bubong na yan? Ginto. Bakit umabot ng bilyones? Billions para to put a bus lane and then hundreds of millions to maintain it. So isa yan sa susunod na hearing tatalakayin ko. Kasi kapos na ako sa oras ng last hearing sa DOTR, sa public services. So sinuspend ko. So susunod na hearing tatalakayin ko yan. Yes, next week. Kung ako masusunod, kung akong tatanungin, yes, taasan mo na para wala nang, di ba? Wala nang magbatikas ang ulo. Kasi 5,000, kayang-kaya. Isang taya ko lang sa casino yan. Sabihin nung mga violators. Sir, will you also push ko na dapat 24/7 may nagmamando yung mga tao? Dapat. Anong use na binadyitan mo yan by the billions, maglagay ka ng bus lane para mabawasin traffic sa EDSA, tapos hindi mo bantayan. Di ba? Isa pa,
itong MMDA, may budget naman sila para sa mga traffic enforcers, para sa mga coat bota. Pag umuulan, wala nagbabantay dyan sa bus lane. Wala kasing bota, walang kapote. So itong DOTR, tatamaan din to, DOTR and MMDA. Saan nyo dinala yung pera para sa mga kapote, bota ng inyong mga traffic enforcers? Kakausapin ko ang aking Senate President tungkol dyan. Fridays ata, pwede. Fridays, pwede. Thursday, so Fridays. Kung kailangan Sabado, di gawin natin Sabado. Ang nabigay sa akin ng information, na-escalate, puti na SUV. Puti na SUV, marami-rami din. Hindi ko alam. Hindi, meron may puti na Escalade na ibang senador. Puti? Basta't hindi siya yon. Sinabi ko nga, hindi yung senador. Walang senador. Pero dito. Sir, anong kung nakausap mo yung senador, hindi niya sinabi na kamag-anak niya? Wala, hindi siya sa kanila nagsabi kamag-anak. Kasi nilapitan ko, biniro ko, sabi ko, Boss, baka sa iyo yun, boss. Sabi ko. Sabi niya, hindi sa akin yun. Tapos later on yun na po nalaman, sir, nakamag-ana. Later on na lang. Nagsipasok, kasi pinost ko sa Facebook page ko and then nagsidatingan na yung mga info sa mga comment section. Sir, pero may in one way or the other, para nagutan yung maputing senador na kasi isa pa to, ano, dahil nung pinost ko sa Facebook ko yung tungkol dito sa insidente, dinera ko, chinalenge ako ng ilang mga netizen doon. Sabi, hanggang salita ka lang, tulpo, titiklop ka rin kasi kasamaan mo yan. Kaya doon sa nagsabing titiklop, sinabi ko naman doon sa post ko, wala akong sasantuhin kahit saan tayo makarating. Hindi kasi kasi hindi, kasi talagang hanggang sa kaya doon sa nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. I-surrender mo yung tunay mong driver and then mag-apologize ka, humarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron may ipapato na sanction ng LTO sa'yo o ng other agency sa'yo, tanggapin mo yon. Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Sige, ilang araw lang, mawala din yung kahiyan na yan. May lumutang na driver, I've heard. Pero yes, I don't know if that's the true driver or fall guy lang siya. I don't know. We can tell. Until talagang gumulong properly investigation at lumabas yung katotohanan. Pero fair ba? Kasi ang hinaharap nga nila, sir, yung driver, but not the VIP. But for your part, gusto niya, sir, dapat humarap din sa LTO, sir, yung correct. Kasi bakit? Kawawa naman si driver. Kasi si driver sumusunod lang sa utos ni VIP. Hindi man pupunta si driver doon sa bus lane kung hindi inutosan ni VIP. Yun lang yun eh. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Dilis lang itong si driver. Ang pating, yung nasa likod. Pero sir, better ba kung yung senador payuhan yung kanyang relative na mag-service na at mag-apologize? Nasa kanya yon. Sir, very detailed yung flight details nyo, yung from Narita to Pal. So, identified naman doon sa flight details, di ba, kung sino yung VIP na yun. Hanapin nyo, tingnan nyo doon. Tingnan nyo doon. Hindi ko eh, kasi ano, hindi, may ano, data privacy, kaya ayaw ibigay sa akin ng Philippine Airlines. I was trying to ask Philippine Airlines, pero sabi, sorry, may data privacy. Pero baka sa inyo, pwede. Sir, pag din nyo daw in-identify, ipapatuloy ko rin. Okay. Okay na tayo? Sige, thank you, guys.